Hello guys, welcome ulit sa ating panibagong video. In today's video, pag-uusapan natin na 10 reasons why you should choose Forshielder. So, ito sa mga favorite kong character talaga. Pero overall, playing Cabal since 2011, Shielder talaga yung pinakagusto kong character. So, naging GM ako doon sa online, and then Helix, Shielder pa rin. And then yung nilabas na iba pang episode or series ng Cabal is Shielder pa rin yung character na pinili ko, kasi yun talaga yung mas gusto kong character, itong character na to. Kaya kung Shielder lang din yung gagamitin nyo, marami ako may bibigay sa inyong diskarte kung paano ako mag-Shielder at the very beginning. So now, bibigyan ko lang kayo ng top 10 reason kung bakit kailangan nyo piliin itong character na to. So kung napanood mo yung previous video, yan, i-flash ko sa screen. So 10 reasons din kung bakit kailangan nyo piliin yung Blader. So bibigyan ko kayo ng mga insight para pagdating nyo dun sa point na pipili na kayo ng character is makapag-decide kayo. So let's start with number 1. Number 1 na pinaka-nagustuhan ko sa Shielder kung bakit kailangan nyo rin itong piliin if ever na wala kayong idea or nag-i-start sa Cabal, kasi number 1, sustainability and strength. So paano ko nasabi? Guys, level 3, pero tingnan nyo yung buhay niya, 50 na kaagad. And ang defense niyan kahit level 3 is tingnan nyo 115, walang kahit ano. Dahil niya itong defense or yung strength niya is nakadepende sa stats allocation, and then yung kanyang armor set na bigay na STR. Then yung sustainability nito is talagang pang mahabaan na. And kung makikita nyo yung mga kulay ng mga mobs is dilaw, so kapag inatake tayo halos konti lang yung bawas. So second on our list is the solo dungeons. So bukod sa nagsusolo dungeon tayo gamit tong Shielder dati, kahit naman ngayon, kahit level 50 guys, kaya nyo na magsarili or mag-chaos arena kayo, bahala sa buhay nyo. Pero Shielder, kaya nito mag-sustain sa mga entry to mid dungeons kahit na low level. Third on our list, no need for CRI based items. So paano yung sinasabi kong CRI? So kung mapansin nyo guys, kung pupunta tayo sa equipment niya, wala yang walang CRI yan. So pero dito sa Cabal kasi meron tayong tinatawag na based CRI. So it means meron kang default, whether meron kang ring or wala, may 5% kang critical rate. Ayan guys, pakita natin. Wait lang, nagtitipi. Tapos natin to. Ito siya guys, yung sinasabi kong base. So 5% over 50. So yan yung tinatawag nyo na base CRI, even na wala kayong suot na rings. So dito kasi meron siyang skill. Ito, pakita ko na sa inyo dahil nandito na tayo sa instructor, para malaman nyo kung bakit itong character na to ay hindi na masyadong kailangan ng base CRI or CRI items. Dito guys, makikita nyo siya sa sub. Ay, dito pala sa upgrade. Ayan, ito. Ayan. Yan yung reason kung bakit kailangan or hindi nyo na kailangan ng CRI based items. Dahil yung critical rate na yan, 5%. So every time na nagle-level up yung battle style niya, tumataas yung CRI na yan. So fourth on our list is easy to build. So paano easy to build? Kasi dalawang build ng Shielder dati. Oh, going back 10 years ago. Ang build ng Shielder dati ay magic or sword type. So bigyan ko lang ng highlight ang sword type. Syempre as usual yung may shield grenade, yung completer ng G Master natin. Pero yung magic type guys, dalawang combination ng skill combo ang binibigay ng Shielder. It's either lance or cannon.
Kung gusto mo ng hard front or maraming tatamaan, Canon is the best. And kung pang PVP or fast range or DPS or magic type, you can go with Lance. So yun yung isa ano niya, no? Yung klase ng build dati. Pero ngayon iniba na since meron na shield grenade and then yung other transcender skills na dinagdag ni Cabal dahil niya sword type naman talaga ang shielder. So sa 2 build pasok din diyan yung tinatawag nating pagbili or pagbuild ng katana at saka ng crystal or ng blade or orb. So yung partnership ng items. Kasi dati yun nga tulad niya na nasabi ko is may halong magic itong shielder. Dati yun. So ngayon dahil ginawa na nilang sword type as is, blade will do the best and then yung crystal for additional attack para doon sa character. And fifth on our list is user friendly. So kahit sino guys, iwan nyo lang yung shielder dyan, walang pakialam yan. Kaya nakikita nyo orange yung mobs, pero pag inatake yung shielder natin parang konti lang talaga yung bawas. Hindi ganong karamdam dahil nga mataas na yung defense natin at level 5. And napakadali nyo lang talagang gamitin guys, promise. Kumbaga panonoorin nyo na lang yung ano nyo. Yan yung defense nyo ngayon, 115. And panonoorin nyo lang talaga mag-level yung character nyo para makita nyo, no, na itong character na to talaga is talagang in demand. So 6 on our list, wala akong masasabi dito, pero tournament, war, and PvP frontliners ang mga shielder. So paano ko nasabi, pansinin nyo lahat ng game ng Cabal way back 2011, yung mga tournaments nila, hindi nawawala ang shielder. Dahil shielder is one of the toughest character dito sa Cabal. So kaya yung tumangke ng adequate damage from enemies or from opponents. And ang impact sa kanya nun is kakaunti lang since yun nga, durability and then yung strength ng shielder is kaya mag-resist ng damages from other character. And sa war, frontliner ito, mga gangster to sa war, maniwala kayo sa akin. Makikita nyo tumatangke ng 10, mga 11, bago nyo mapatay, aabotin kayo ng siyam-syam. Dahil napakakunat. And meron siyang tinatawag na Art of Defense. So ito is nagbibigay ng additional defense para sa character for sustain and resistance. And 7 on our list is mostly needed in high dungeons. So kung papasok kayo ng B3F guys, pansinin nyo meron mga nagsashout ang hinahanap shielder. Why? Kasi merong skill ang shielder na kailangan nyo sa B3F, which is yung pakita natin para at least alam nung gagamit. So ito yung kailangan ng mga shielder. Alam to ng mga shielder main na. Kahit ako alam ko to. So pumunta kayo sa instructor, hanapin nyo yung skill na to. Buha tayo dito. So na yun. Wala siya dito. Nandito sa sub. So ito. Field of provocation or yung provocation natin. And meron pa tayong nadagdag. Ito hindi ko naabutan tong blind anger na to, no. Pero ano lang naman to eh. One fixed target lang kasi ang blind anger. So possible magamit din ito for boss fights. And provoke is ito yung igagather niyo yung monster and then ikaw lang ang titirahin ng monster. So yun yung isa sa mga unique skills ng shielder. So since mataas ang defense mo, kapag ginamit mo yung provoke, itong mga hinayupak na mobs ay ikaw lang ang titirahin, or ikaw, kumbaga sa'yo, or ikaw lang din yung hahanapin nila para bigyan ng damage. And 8 on our list is ang tinatawag nating underrated defensive skills.
So, paano underrated defensive skills? Wait natin siya mag-TP. Papakita ko sa inyo yung skill ng shielder kung bakit ito natawag na gangster. Pupusin natin tong quest na to. Hindi ko mapakita sa inyo ng buo dahil halos iisa na lang yung character natin. Kaya gumawa tayo ng panibagong character para may discuss sa inyo kung bakit kailangan nyo piliin ito. So, ayan. So, nag-devil na tayo. Ayan. So, pupunta tayo dito sa ano niya. Sa skills niya para at least alam nyo kung ano yung sinasabi kong underrated defensive skills. So, let's go with the skills. So, from attack, syempre, as usual, alam nyo na eh, shield grenade, explosion, shield break, splinter, shield, hell crusher, tsaka shield tone. So, let's go with the sub. Yung sa sub, i-discuss natin ang very, very light. So, dito sa apprentice dash, as usual, guard break. So, defense rate ng kalaban nito, tsaka evasion. Pero, dati wala pa niyan eh. Ay, meron na pero ano siya, ginagawa siyang pang-lure ng mobs. Dahil niya, yung casting time niya is around 1.5 seconds lang. And then heal, personal heal or pang-recover sa other player. And then provoke. The seize intention, isa to sa mga gusto ko din. Dahil mayroon kang resistant na 31% sa knockback, down at saka sa stun. So, ang ginawa nila dito, 1 minute na lang ang duration. Or yung cooldown time, pero ang duration, 5 seconds. Dati kapag naka-resist intention ka at mighty wish, for sure hindi ka babagsak basta-basta. Dahil nga, ang taas ng percentage ng resistance na bigay ng intention. Next will be the Mortal Bane. Mortal Bane, ito yung, kung familiar ka sa Bloody Spirit ng Warrior, so ito yung kabaliktaran nun. So, dito, negative lahat ng defense pero napakasakit mong bumawas. Completer, isa sa mga siraulong item or defensive buff ng nakakainis na shielder. Shadow Shield at saka Reflect Shield. So, ano yung pinagkaiba ng dalawang to? SS, ito yung absorb damage. So, any incoming damage sa character mo, hindi ka tatablan. Unless kung over yung computation ng or calculation ng damage doon sa absorb damage requirement ng mismong skill. And then sa Reflex Shield naman is itong PVP ignore penetration and then resist physical reflect damage at saka ignore penetration. So sa madaling salita, halong defensive offensive itong Reflex Shield. Kasi para tong black para tong blade mail for short sa Dota 1. Kung hindi mo inabutan 'yon, malamang baguhan ka pa sa Dota 1. So, Transcender is AOD, preemptive defense at saka shield castle. Ito yung mga usually hindi ko naabutan. Pero AOD is one of the OP. 600 defense, guys. Dati, nakatayo ka lang talaga, literal. Pero ito, alam ko, pwede ka na makagalaw. Pero hindi ka pwede magdash. So, yun lang yung medyo underrated niya skills. And sa attack, nadagdagan lang naman siya ng Hell Crusher at saka ng Shield Tone. Now, let's go with the number 9, BM3. So, hindi ko mapakita dahil wala tayong BM3. Pero ang BM3 ng Shielder ay isa sa mga mataas-taas din ng AOE and yung damage output kapag nag-critical strike. And hindi ko mapakita kasi wala pa naman tayong BM3. Pero meron dyan mga video sa aking list na diniscuss ko yung BM3 registration ng Shielder. And number 10 on our last spot kung bakit kailangan nyo piliin ang Shielder is because Shielder is most peak character of newbies and tank players. So kung ang role mo sa Cabal is tank, survivability, frontliner, Shielder is one of the best character para sa'yo. And kaya siya most peak dahil kung baguhan ka sa Cabal, usually Shielder is one of the user friendly nga
and ang daling buuan ng item. Alam nyo ba na shielder is kahit buildan mo ng shadow titanium na 3 slot, kayang pumasok sa B3F. So, yun yung isa sa mga unique pagdating sa shielder. And I hope na lahat kayo, no, maintindihan nyo yung mismong game and yung mga character na pipiliin nyo before kayo mag-start para hindi masayang yung effort at oras ninyo sa pagpapa-level ng character. Yun lang, and then see you on the next video regarding do sa other characters na or ano yung reason kung bakit kailangan nyo silang piliin. Yun lang, and then see you on the next video, guys. Bye-bye!